Ayon, magandang araw sa tingin at mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang galing ko, Drone Dave TV. Bago tayo magpatuloy, hingi na po ako ng kunting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na kay YouTube channel Drone Dave TV mo. Tuloy na tayo kagad sa ating topic, mga kababayan. Ayon na nga, no? Jeffrey Magpantay ay maaring magiging isang witness, mga kababayan. Ayon kay Police Major General Romeo Karamat Jr. Mga kababayan, ha, magandang balita ito kasi nga mayroon daw silang ginagawang effort ano para nga magiging star witness itong kasama o isang driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro, mga kababayan, para nga sasabihin lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa nangyayaring krimen na ginawa nitong si Police Major Alan De Castro, mga kababayan. Maganda, pakinggan ito ha, kung mangyayari talaga ito, mga kababayan. Samantala, ano, nakipag-ugnayan na rin yung CIDJ sa Bureau of Immigration, mga kababayan. Ano, baka itong si Police Major Alan De Castro nga ay biglang tatakas lalabas ng bansa ito, mga kababayan, at napakahirap na arestuhin pag halimbawa may warrant of arrest na itong lalabas ano sa korte itong si Police Major Alan De Castro, mga kababayan. Kaya maganda na rin yung ginawa ng CIDG na nakipag-ugnayan na kagad sila sa Bureau of Immigration para nga maiwasang makatakas itong pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro, mga kababayan, sa pagkawala nga ng beauty queen na si Catherine Camilon. Yan ang ano, mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. I believe na Soner ay sasabihin niya kung ano man yung participation nila, kung ano yung katotohanan. Mayroon tayong effort para sana maging state witness siya at sabihin niya na lahat kung ano yung nalalaman niya. Hindi pa rin alam ng Criminal Investigation and Detection Group kung saan matatagpuan ang nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. At dahil matagal nang walang proof of life, aminado ang CIDG na maliit na ang tsansa na matatagpuan itong buhay. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Romeo Karamat Jr., umaasa na lamang silang makukonsensya at magsasalita si Jeffrey Ariola Magpantay, driver ng pangunahing suspect, at isisiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa insidente. Lahat tayo, there is a good side of ourselves. Lahat tayo may konsensya. Hopefully, Magpantay will turn state witness. Dahil nga nag-wave na nga siya, nag-sign na siya ng waiver para sa kanyang pagkakakulong. Hinikayat din ni General Karamat ang dalawang suspect na sumuko na. Itong dalawang suspect natin, bago po mahuli ang lahat, ako ay nakikiusap. You could be an state witness para gumaan kung ano man yung kasalanan nyo. So, I advise them na pumunta sa CIDG office at pakipagtulungan sa investigasyon na ginagawa regarding dito sa Camilon case. Bagamat naniniwala ang opisyal na hindi tatakas o lalabas ng bansa ang pangunahing suspect na si Alan De Castro dahil lalong titindi ang pagdududa na guilty ito sa krimen, nakikipag-ugnayan na rin aliya ang CIDG sa Bureau of Immigration upang ma-monitor kung may balak itong lumabas ng bansa. We made already a coordination with Bureau of Immigration na because we are anticipating that maybe aalis siya ng bansa, we made already the coordination for her departure order para hindi makalabas ang bansa itong main suspect natin. Samantala, ikinatuwa naman ang Commission on Human Rights ang pagkakadismiss sa serbisyo kay De Castro, ngunit kasabay nito, hinikayat ng ahensya ang Philippine National Police na agarang resolbahin ang kaso. Yun ang ano, mga kababayan, ano, sana nga makumbinsi itong si Jeffrey Magpantay, mga kababayan, na magsalita na at ituro na nga itong si Police Major Alan De Castro, mga kababayan. Sana nga may konsensya ito. Paano naman, mga kababayan, kung wala, ganun na lang ba? Hihintayin na lang ng Philippine National Police na magkaroon ng konsensya ang mga ito, mga kriminal ito, mga kababayan.
baka wala naman sa isip nila itong mga sinasabing o tinatawag nating konsensya, mga kababayan. Sana nga magkaroon nga ng konsensya ang dalawang mga ano pa, mga kababayan, yung dalawang suspect pa na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagpapakita, mga kababayan. Sana nga hanapin na nila para naman na magkaroon na talaga ng linaw itong kaso na ito. Kasi nga yung ating mga kababayan ay talagang ayon sa mga nakakarami na ating mga kababayan ay bakit ganun, napakabagal pag ang suspect ay may pira, may posisyon, may pulis, ay napakahirap litisin. Samantalang pag ordinaryong tao ka, yung mayroon nga akong ginawa dito ng reaction video, mga kababayan, ano, na isang tawag nito, yung may diferensya sa pag-iisip, binato lang yung bahay ng isang pulis, mga kababayan, inaresto at kinulong. Hindi lang inaresto basta-basta, binugbog muna bago kinulong, mga kababayan. Pero pag ganitong klase, pag pulis, naku, ay talaga namang napakahirap malitis, mga kababayan. Mahirap mabigyan ng hustisya yung naagribyadong pamilya. Yun ang ano, mga kababayan, ano, mag-ingat lang itong siya, no, si Jeffrey Magpantay, baka pag bumaliktad nga ito ay titirahin naman ito ni Police Major Alan De Castro, mga kababayan. Sana nga magiging witness itong si Jeffrey Magpantay, mga kababayan, para matapos itong kaso na ito at makahinga naman ng maluwag itong pamilya ni Catherine Camilon. Sabi nga natin, mga kababayan, kahit makita na patay o buhay man, basta maibalik lang yung katawan ni Catherine Camilon sa kaniyang pamilya, mga kababayan. Yun ang ano, bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Lou Maria, shoutout kay Duan Macute, at shoutout kay Rose Pagkas, shoutout kay Philip Gubaton, shoutout kay Rosana Bautista, shoutout kay It's an Im, at shoutout na rin kay Tsuna, shoutout kay Benjamin Pagaduan, shoutout kay Victoria Asil, shoutout kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berge Verreligious ng Pulilan, Bulacan, kay Danalyn Hiraldino, shoutout, kay Luick Luna, shoutout, shoutout kay Arvin Christian, shoutout kay Urlan Canili, shoutout kay G. Gutierrez, shoutout kay Teodoro Hamisula, taga-asa ka rin siya, shoutout kay Helen Mariano, shoutout kay Roberto Mabaling, shoutout idol ha, shoutout kay Nida Salvador, shoutout kay Eunice Carranza, shoutout kay Topski Bayani, shoutout kay Isayas D. Guzman, shoutout kay Ramel Rebelia, shoutout kay Marilu Modista, shoutout kay Dilmar Amanda, shoutout kay Guadilla Cabel, shoutout kay Marcos Evangelista, shoutout kay Linhilin, kay Rodolfo Espiritu, kay Angelita Piri, shoutout Hilardo Pantalyon, shoutout Edol Willa Maghanoy, shoutout Leo Francis Gabiti, shoutout Idisa Borbia Idol, shoutout ha, kay Chisin, shoutout kay Cecilia Adriano, Yolanda Diaz, shoutout Sophia, shoutout Benji Virginia Mutok, shoutout kay Jojo Joso Junior, shoutout si Lidita Nafi, shoutout Luila Martinez, at kay Marilo Giray. Yun ang ano, mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At once again, this is Rondi TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.